Asia, kasih bapak-bapak Asia. Ya. Oh. Yo, what's up mga ka-lines? Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano gumamit ng angle grinder at yung tamang paggamit at kung paano gagamitin yung mga bala nito para safety tayo. Ayun mga ka-lines, makikita yung sari-saring iba-ibang bala po tayo natin. So ito naman, hindi ito kasali pala. Ito ay sa pambapping na ito ng stainless. Ito naman, kahit sino may marunong mag-zoom ito. So itong apat na pa-importante nito. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gagamit ito. Ito, kapag kahoy, tile, at itong ating pang first coating sa grinder, at saka ito yung pang-cutting na ka-importante. At ito yung napakaraming na disgrasya, pati ito, pang-kahoy natin. Yan. Unahin natin yung ating, itong pang-grind natin. So, may sampula naman tayo ito. Kasi ito yung sa tiles, ito naman sa kahoy. Ayan mga ka-lines, unahin natin itong kapal. Ito ginagamit sa pagkatapos mag-welding para pumantay yung ating welding yung kahit kailangan papantayin. Mga ka-lines, huwag natin kalimutan yung ating protective gear. Kung meron kayong pang eye goggle o yung ganito, face mask. At tinan ko lang, walang cover yung ating grinder. So, sa mga beginners, huwag niyong gayahin na walang cover o walang handle. Kasi mga kabuhan, hindi pa alam kung anong galaw ng grinder kung ito'y magpumalya. Hindi nila alam kung paano i-adjust. So, sa akin lang, yung mga kagal lang, kaya na may adjust ko, kaya wala ito ng walang hawakan. Kasi alam na paano gamitin. Yun lang kayo paano doon. So, gamit mo. Pantay na yung ating grinder. Next, ito ang ating pang tiles. Yung tiles natin, kailangan alam natin yung ikot. So ito, hindi naman siya ganun kadelikado, pero kailangan na parang yung idingo natin para tingnan natin kung saan yung ikot ng ating base o pang-cutting. Ito naman ay para sa tiles. So, ang gamit ng pang-cutting sa tiles ay pwede po pa ganyan. Pwede rin pa ganyan. Yung pressure na nararamdaman. Kahit subukan nyo, walang pressure na nararamdaman. Tapos yung kabila naman. Isang kamay na hawak. So, medyo madaling gamitin. Medyo madaling gamitin itong sa tiles. Kalapan mo lang dito, ikabok. Ay, kailangan mo kung dito. Kailangan niyang, kung wala kayong ring, kasi meron dito, kung nawawala, discarte yan dito. Kapila, mariktarin nyo lang, pwede na yan. Yan. Hindi yan iikot, kasi sabihin mo walang lock dito. Hindi yan iikot, kasi tahigpit yan. Tahigpit yung ating lock. Kung wala kayong ring. Ngayon, dito tayo. Ito ay pang kahoy. Ang plywood. So, tatandaan nyo lang kung saan yung ikot ng ating grinder ay dapat doon nakaharap yung ating pangkain, yung mga ngipin na inyong
cutting wheel. Sigurado, common sense naman na hindi natin pwede siya gamitin pa ganyan. Ito ayaw kong itry, nabalik ka rin gamitin. Napakadelikado. Baka ma-accidente ako. Kasi na-try ko na yan, may nakita rin akong gumamit na ganito, ang cutting, hindi pa ganyan. Kasi ang gamit ito pa ganyan. Ito. So, itry natin ito sa kakoy. Nasa tamang pag-gamit ng cutting wheel. So, meron siyang pwersa. Meron siyang pwersa. Napakalakas ang pwersa niya pag ito ginamit natin. Kaya huwag niyong gagamitin ng paganyan. Kasi once na ginamit ng paganyan, tapos yan ay nabigla ng ano, ulitipad niya papunta sa'yo. Sigurado, biya pang uso mo. Okay, ito tayo sa pang uli. So mga kalahin, kinakamay-kamay ko lang yan kasi hindi naman siya naman isip. Pag hindi siya nagagamit, hindi siya nagagamit. Dito, sigurado, alam niyo na to. Ito ang napakarami na aksidente dito. Kasi kulang sa experience kung paano gagamitin. Ito ay pangkakal. Yan. Ito. Ang gamit nito, kaganyan. Grinder. Tingnan nyo. Isang kamay lang gamitin ko. Napakadali siya, hindi mo na siya kailangan ng maraming pwersa. Pero pwersado siya. Kasi bakal yan. Pero pag pinaliptad mo yung ganyan, sigurado hindi mo mahawakan to ng kamay. Huwag kayong magkakamali na hawakan nyo lang to, isang kamay gagamitin nyo. Kasi wala na pumalang to. Mas delikado pa to dito. Sapul to sa mukha mo, sigurado. Kahit hindi ito ma, hindi ito tumalsik sa mukha mo, ito namang bala ang tatalsik sa mukha mo. So yan. At isa pa mga kalines, papakita ko sa inyo talaga yung talagang paano siya gamitin yung angle grinder. Lalo-lalo sa pagpuputol. So yun naman talaga eh. Lalo na kung mahaba ang puputulin nyo. Ito ang pinaka-best na gagawin or technique kung paano tayo makaiwas sa aksidente. Mga kalines, kung nakikita nyo yung ating malaki man o maliit, pares lang yun. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano talaga gagamitin yan at paano natin putulin yan na safety. Kung halimbawa, may ganyang kahaba, huwag kayo magpuputol na ganyang flat kasi hindi nyo alam dun sa dulo-dulo niya, mataas, tapos sa bandang gitna, eh malalim. Yun ang delikado. Kung lalagyan natin siya ng kalso dito. Lalagyan natin siya ng kalso mga kalines. Ganyan. Paglagay mo ng kalso dyan, siguraduhin po natin na halimbawa. So ayan mga kalines, may sinasabi ko kanina, halimbawa magsukat tayo. Diba? Bata natin ito. So ang sukat na kailangan ko is 14... Kalimutan ko. Sukat ay 1,490. So, ayan. Itong kunin natin sukat. Tapos, siyempre, guguhitan natin yan. Guguhitan natin yan. Of course. Ganyan, paikot. Kasi, angle grinder ngayon na gamitin natin ay. Yan. Diba? Ngayon, ito ba? Tandaan nyo mga kalain, pag andito ang guhit mo, yan, tapos yung kalso mo, malayo, halimbawa, nandun yung, nandito mo yung kalso, nandun yung kalso mo, tapos dito yung putulin mo, yan ang delikado.
Delikado yan. Okay. Ano mo, natapos mo na to. Natapos mo na to. Natapos mo na dito. Ito na lang matitira. Pag nangyari dyan, bababa siya. Lalo na pag mabigat at mahaba yung ano. Mahaba yung butulin mo. Gaganan siya. Ngayon, papaliwala ko sa inyo. Puputulin na natin to para sa safety natin. So, dito natin ilagay. Or pwede natin dyan ilagay. Kasi dyan, wala talagang ipit na mangyayari. So, ito, tatabasin muna natin. Pag nagtabas kayo niyan, iipit siya kasi bababa nga siya. Ayan. O. Sino ba hindi sasabog yung bala niyan pala niyan? Pag nagputol tayo na nandun yung ano, nandun yung ating kapsul. Ito yung pinakadelikado. Kaya kung magputol kayo ng mga ganito, yung kalso mo malapit sa iyo o tapat sa iyo. Yan yan. Para kahit gumanyan man siya, yan yung putol mo. Hindi ka lang wala ka ipit-ipit. Diba? So ayun mga karen, sana may natutunan kayo sa aking pag-share ng panibagong video at tungkol sa safety ng paggamit ng angle grinder. Hanggang sa muli, bye-bye!